1,221 na ospital sa buong bansa ang nagbigay na ng ulat sa Department of Health kung ano ang estado ng oxygen supply sa mga ospital. Ayon sa DOH, tatlo lang sa mga ito ang nakararanas ng shortage sa loob ng isang araw, 15 ospital lang sa loob ng isang linggo, at 63 sa loob ng isang buwan. Ngunit 943 sa mga ospital ay may sapat na oxygen supply. Batay sa assessment ng DOH, hindi kulang ang supply ng medical oxygen sa bansa. Base sa numerong inaibigay ko sa inyo, it is enough, it is sufficient sa ngayon, sa current number din ng mga kaso natin. May datos rin na hawak ang DOH kung ilan ang nakukonsumong oxygen tanks bawat araw. Mahalagaan nilang mamonitor ito para sa COVID-19 treatment ng mga nangangailangan ng oxygen support. Ayon sa DOH, nakipag-ugnayan na sila sa DTI kaugnay sa supply ng oxygen sa iba't ibang panig ng bansa. We are consuming about 14,000 tanks per day nationwide, and specifically for NCR, we are consuming 5,300. So all of this data from this survey, we have forwarded to the Department of Trade and Industry. Sa katunayan, kahapon po sa IATF, nag-present na po sila, nakausap na po nila yung tatlong malalaking gawaan o nag-generate ng oxygen para sa ating mga ospital dito sa Pilipinas. Meron po sa Cebu, meron po sa Calamba, at meron po dito sa Taguig. Hindi naman anila kampante ang pamahalaan, kaya tinitiyak pa rin ito na hindi magkukulang ang oxygen supply sa Pilipinas kung sakali mang madadagdagan ang mga COVID-19 patient na mangangailangan nito. So that we can be ready and we can prepare our health system if in case, and hopefully not, na magkaroon po tayo ng mas mataas na pangangailangan para sa oxygen supply. Sa kabuuan, 1,101,990 na ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Nasa 61,294 sa mga ito ang active cases. 1,022,224 na ang gumaling sa sakit. At 18,472 naman ang nasawi. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.